Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I really don't wanna cry in front of her, Pohuya, na. I just wanna keep telling her na kaya to. It's gonna be hard adjusting po kuya kasi wala po yung lagi pong nagche-check kung okay lang po ako. And keep praying po kuya na hindi po siya may it happened because for me to get to be stronger. Hindi pa tapos. Marami pang opportunity na darating sa akin. Sa akin, hindi pa tapos ang laban ko dito. Whatever it takes, tatapusin ko. And hire as one of my inspiration here in Kuya. Sa akin, hindi pa tapos ang laban ko dito. Whatever it takes, tatapusin ko. And hire as one of my ayun po, parang kasi po every time po na nag-overthink po talaga ako na baka ako na po yung aalis sa bahay ni Kuya. Lagi po nandun si Karen, tapos lagi po niya sinasabi sa akin na hindi, walang aalis nating dalawa, mag-stay tayo dito, mag-celebrate pa tayo ng birthday ko na magkasama. Tapos ayun po, parang nung na-announce po na ako sa May 18, alam ko po talaga na magiging inulungan po si Karen kasi nga parang dalawa na po talaga kami palaging magkasama. Pero hindi ko po ini-expect na ganun po yung sasabihin po niya kay Kuya na ako raw po yung isa sa inspiration niya para magpatuloy po sa labi niya sa loob ng bahay ni Kuya. At feel ko po parang sabaw na po ako yung hindi ko ako no, you were asking Aira a while ago because of that magical sing-sing, di ba? Can you share it to everyone right now, to us? Ano ba yung storya ng sing-sing na yun? Kasi po, may sing-sing po akong dala nung pumasok po ako ng bahay ni Kuya. Tapos, may mga times po kasi na kinukuha po yung, ng isang housemate sa daliri ko. I am. Kinukuha po yung ni Kyron, tapos sinusuot po niya sa daliri ko niya. Tapos, ayun po, parang sabi ko po kapag if ever po na, kasi parang na-feel ko po talaga kagabi na ako magpo talaga yung lalabas. Kaya po sa kanya na ibibigay ko na lang yung sisi sa kanya para kahit na wala na po ako dun sa bahay niya, parang may maaalala siya ng galing po sa akin. Ay, sabay ganon! Oh. Hair flip! Hi, Ron, gusto ko nagtanungin. So, kailan mo binigay yung sing? Before eviction? Before you went in sa confession room? Kailan? Nung after ko pong magsabi nung message ko po sa kanila, nung niyakap po nila ako, binigay ko na po. Kasi, piling ko po kasi wala nang time po na okay. Mabilisan na lang yun. Pero kung saan sa kanila. No words necessary now, Robbie. Oo. Oh, yun naman talaga yung connection na nabuo sa loob ng bahay ni Kuya. Pero kung sakasakali, kung may konting oras pa, ano yung sanang sasabihin mo kay... Ayun po, parang gusto ko po sanang sabihin sa kanya na sana kahit na wala na ako sa loob ng bahay ni Kuya, parang huwag niyang kakalimutan ko kami yung mga memories na nangyari doon. Parang kasi po, sobrang ma-attach ko ako sa kanya, sobrang nag-comfortable ko sa kanya.
parang ay hindi ko po ma-imagine na baka after po ng PVB eh, hindi na lang po kami magpansinan. Kaya gusto ko po sana sabihin sa kanya na huwag niya po akong kalilimutan. Kasi pag kinalimutan po niya ako, gusto niya din yung setter niya. Joke na. May pagbabanta? Joke na. Wait! Meron siyang sweater na nasa'yo? Opo. Inigay po sa akin yung first na maging nominado po ako. So, matagal nang nasa'yo. In okay. fairness, sa exchange ng mga bagay-bagay, meron ka bang ibang housemate na nag-iwan ka ng isang bagay? Wala na po. Oh, wow! It's special. Special talaga ang nangyari. Special talaga. Best friend talaga. Naging best friend ni Hira si Chiron sa loob ng bahay. At tinanong natin yung Robbie kasi syempre nakita na sa teaser para sa episode tonight at mapapanood yan mamaya yung effect kay Chiron pagkalabas mo ng bahay. At yun nga, meron siyang hinahawakan dito. So finally, alam na natin ang kwento ng mahiwagang sinisig. Yeah, Ate B, right after the eviction, siguro it took him some moments kasi hinahawakan nga na yung sing-sing at tila kinakausap. Ano kaya yung sinabi niya? Yes, sa garden area, tas nag-confession siya, tas lumipat siya sa sala. Remember, nakita natin, tas napag-isa siya talaga ng matagal na panahon. At mamaya, manasilip natin yan. Para bumaba lalo yung hair ni Hira. Lahat po sila, mamimiss ko po. Pero kung tatanungin niyo po ako kung sino po yung pinaka mamimiss ko, siyempre, si Chiron po.